Noong unang panahon, bago dumating ang mga mananakop, naghahari sila sa ating kapuluan. Mga nilalang na may kakaibang lakas at liksi na hindi kayang tapatan ng karaniwang tao. Maraming itinawag sa kanila. Wakwak, suksok, dangga, tiktik. Pero mas kilala natin sila sa isang pangalan. Aswang. Marami ang sumubok na labanan ng mga aswang. Gustong ipagtanggol ang kanilang mga pamilya, tribo, balangay. Kapahamakan ang sumalubong sa kanila. Kaya't sa mahabang panahon, sa bawat paglubog ng araw, naghasik ng lagilim ng aswang. Dumami ang kanilang lahi at ang mga tao na siyang nilang pagkain ay napwersang magtago sa kanila. Hanggang sa dumating ang malalaking barko sa kaya mga banyaga mula sa kanila. Sa mga Kastila, ang ibang katutubo ay nakatagpo ng bagong kaaway. Pero mayroon din tumanggap sa kanila bilang kaibigan at niyakap ang bitbit nilang bagong paniniwala. Kasama dito si Dato Bangaraw at ang kanyang sasakupan. Isang magiting na mandirigma si Dato Bangaraw. Sa edad na 21, siya ang pinakabatang dato sa buong kapuluan. Sa isang bagong Diyos, taimtim na humingi ng kaligtasan si Dato Bangaraw. Kaligtasan mula sa mga aswang. Sa gitna ng kaguluhan, dito unang nakita ang bakal ng Cruz. Isang sandatang ginawa ng isang mandirigmang paring Kastila para labanan ng mga halimaw sa dilim at iba pang kampo ng kasamaan. Pero hindi ito karaniwang pag-atake. Dahil sa gabi niya, kasama ng mga aswang ang kanilang pinuno. Mula sa salinlahi ng unang aswang, siya ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihan sa mga halimaw. Ang haring aswang. Ipinagkaloob ng pari ang bakal na krus kay Dato Bangaraw, ang unang taong nakapatay sa haring aswang. Kasama ng tugubilin na ang totoong sandata na magliligtas sa tao ay ang kabayanihang nanggagaling sa puso at ang pananampalataya sa Diyos. Sa kamay ng taong may katangiang ito, magiging makapangyarihan ang bakal na krus dahil sa nakikita niyang pagkaubos ng mga katribo. Itinarak ni Dato Bangaraw sa lupa ang bakal na krus at nanalangin sa langit. Hiniling niyang gawing sandata ng kaligtasan ng bakal na krus. Kasabay nito ang pagbibitaw ng isang taimtim na pangako. Dininig ng langit ang kanyang panalangin. Mula sa isang simpleng sandata, nagkaroon ng kapangyarihan ang bakal na krus. Nagiging espada ito, simbolo ng katapangan ni Dato Bangaraw. Nagiging sibat, simbolo ng kanyang kagitim. Latigo, dahil kaya niyang magbigay ng katarungan. At panghuli, isang pana, simbolo ng karunungan. Akala ni Dato Bangaraw ay tapos na ang mga. Pero bago pa rin ito nagsisimula. Dahil sa kanyang angking lakas, nagawang palabasin ni Dato Bangaraw sa una at huling pagkakataon ang pinakamatinding sandata ng bahay ng Diyos, ang puting liwanag. Mula noon, nalipol ang mga halimaw, natigil ang paghahari ng mga aswang. At ngayon, sila na ang nagtatago. Bilang kapalit, kinupad ni Dato Bangaraw ang kanilang hukot. Inialay niya ang kanyang sarili, ang kanyang anak, at ang susunod na salinlahi para maging tagapagtanggol ng sangkatauhan labas sa kasalanan. Sila ang magiging tagabantay ng kabutihan, ang mga tagabantay ng bakal na krus. Sa pagdaan ng panahon, naubos ang mga aswang. Kasabay nito, na mahinga mga tagabantay. Sa paniniwalang, tapos na ang kanilang misyon. Simula noon, hindi na nakita ang bakal na krus. Nanatili na lamang itong buhay sa mga kwento at alamat. Tahimik na inaalagaan ng mga salinlahi ng tagabantay na umaasang wala ng gagambala sa pananahimik ito. At nagsimula itong lahat sa isang pag-iibigan. Dahil sa pagmamahal sa katipan, ipinagtapat dito ng babae ang lihim ng kanilang pamilya. Ipinakita niya ang bakal na krus, ang sandatang umubos ang lahi ng mga aswang,
at siya lamang ang natitira na salinlahi ng tagabantay nito. Pwede ka makita? Pwede ka makawakan? Kapag puno ang sagradong langis, isa lang ang ibig sabihin nito. May aswang. Pinaibig lang siya para tangkain kunin ang bakal na krus.